Good morning mga pops. Ayan ang airblade ko, pinapagawa ko. Nandito ako ngayon sa MRN Motor Parts Center. So ayun pops, kahit malayo ito sa bahay ko, idinadayo ko talaga kasi nga subok ko na ang mga mekaniko nila dito. Magagaling, mabibilis. Ayan no, di pa nga nakapatay yung makina ng motor ko, eh nakabaklas na yung pyesa. Ayaw di ma. Kaya tayo mga pops, kaya binaklas na yung pinaka ano ng brake pad. Kasi nga alam ko iyan ang dahilan kung bakit tumutunog yung harapan ko pag tumatakbo. Lalo na malakas ang tunog pag medyo mabagal. So ayun guys, ayun nga mga pops, sinicheck niya kung saan nagmumula talaga ang ingay. So sabi ko nga, palitan na lang na muna natin ng brake pad kasi nga manipis na rin ang brake pad. So baka ako sa brake pad lang. Kasi nung nakalipas na linggo, pinalitan ko ng bearing yan kasi nga maingay. So akala ko bearing lang ang problema. So kinabukasan ng mga sumunod na araw, bumalik yung ingay ng harapan. So ayun, dinala ko dito sa MRN Motor Parts kasi dito talaga ako nagpapacheck ng motor ko kasi alam ko naman na magagaling sila dito. Sulit ang magpapagawa dito maliban sa mura na mabilis na at sulit pa ang pagkakagawa. Hindi nila bibitawan yung motor mo pag ano, pag hindi talaga siya sigurado ang gawa. So yun ngayon mga paps, nililinis niya yung pinaka stopper ng brake pad yun. So malalaman natin yan mamaya kung yan nga. So ito pala yung brake pad na ikakabit natin, yan bago. Yan kapares yan ng ano, click 125. So ito na mga paps, kinakabit niya na yung ano, yung brake pad. So malalaman natin yan mamaya pag fitting na, kung may ingay pa o wala. So ito na nga mga paps, so tinitsiki na, pinapaikot-ikot niya kung ano, may tunog pa. So ayun, naramdaman pa rin niya na mayroon pa rin maingay. So hindi pa rin nawala. So ibig sabihin, wala doon sa brake pad. So ang mangyari niyan, plano namin palitan yung bearing. Kaya pinag-isipan. Kasi nga, ano pag iniikot mo, parang siya may pumipigil. So yung plano ng ano ng mekaniko eh, palitan na lang ng bearing para ano, sigurado tayo. So ayun mga paps, magbabaklas ulit tayo kasi hindi pa rin nawala yung ingay. So susubukan natin ngayon yung ano, yung pinaka bearing mismo. Susubukan yung ano, chikapin niya o kung maganda ba yung pinalit dati na bearing. Kasi nga medyo may parang may katigasan, parang may pumipigil. So ayun, binabaklas yun na. Ito na mga paps, nag-decide na lang ako na palitan na lang yung bago yung ano, yung bearing kasi nga medyo matigas siya pag umiikot. So hindi raw maganda yung pinalit na bearing. Dapat talaga branded na na bearing yung ano, yung inoffer niya sa akin yung Kuyo. Gawa ng Japan daw yan eh. Kaya sabi ko sige, palitan na lang. So malalaman natin niya kung talagang bearing ang problema. So ito na nga mga paps, kinakabit na natin ulit. Malalaman natin yan. So ito ka, ito mga paps, so mayroong pusa dito, gusto rin magpaampon. So sorry ka kasi marami na kaming pusa sa bahay, lilima na. So madagdag ka pa. Dito ka na lang, dito ka na lang kay Dimson Nibi magpaalaga. Maraming pagkain yan may bibigay sa'yo. Shoutout lang kay Dimson Nibi, yung may-ari ng MRN Motor Parts. Pag pumunta kayo dito mga paps, hanapin nyo lang si Dimson. Ay, napakabait na tao yan. Ano yan? Sikasuhin kayo yan. Papakapihin ko yan, papakainin kayo yan. Minsan, bibilan pa kayo ng Red Horse yan. So, ay ganyan siya. Dito ka mga paps, no? Sana nga. Wala nang ingay.
kasi napalitan na natin ng ano, ng bearing yan. So malalaman natin yan. So ayun nga mga paps, hindi pa rin nawala ang ingay. So ang mangyari yan, babaklasin ulit ni kuya para checkin talaga kung saan nanggagaling yung ingay na yan. So ito nga, nakita niya yung pinaka-stopper ng brake pad eh nakausli. Yan pala ang tumatama sa disc brake, kaya maingay. So ayan, nung naikabit niya na, ayan mga paps, tinitestin niya. So ayun, napaka-smooth na ng ikot ng kulong. So ibig sabihin, yung sa stopper pala ng disc brake, ng brake pad ang tumatama sa disc brake. So ito na nga, ititesting na ni kuya. Sana nga naman, eh, wala nang maririnig na ingay. Ikaw ba naman eh, habang tumatakbo, may naririnig ka, hindi ka ba mag-aalala niyan? Baka sakali, baka mamaya, tumalsik na yung gulong mo sa harapan. So ito na mga paps, tapos na. So sa wakas, nawala din ang ingay, pero malalaman ko yan mamaya o hanggang bukas kung may maririnig pa rin akong ingay sa motor. So yun na nga, kasi ito, pag mabagal ang takbo ko, maririnig ko na yung ingay na yan. So ayan, lalo pag ano, pag mabilis mga paps, hindi ko siya naririnig. Pero pag mabagal na, yung papahinto ka na, doon ko na naririnig ang ingay. So ngayon, so far, wala na akong naririnig. So ibig sabihin, nawala na yung pinagmumula ng ingay. Yun lang pala paps, ang stopper ang sumasabit sa disc brake, kaya maingay siya. Saka kusasang humihinto pag bumagal ka na. So ayun, shout out pala sa mayari ng MRN Motor Parts Center dito sa Sukat Along, Sukat Road. So katapat lang siya ng ano, LTO. So shout out sa iyo Dimson Nibe at sa iyong mga mekaniko diyan na magagaling. So kung sino man ang gusto magpagawa ng motor, lalo mga dito dumadaan sa sukat, eh daanan nyo na yung ano, yung pinaka magaling gumawa ng mga motor dito, ang MRN Motor Parts Center. So ayun guys, maraming salamat. Hanggang sa muli, at ako ay pupunta pa sa Baclaran at magpasalamat sa ating may kapal, sa blessing na binibigay sa atin araw-araw. So mabuhay tayo mga paps, ingat tayo sa pagmamaneho. Signing off, Thunderjet Vlog.